na kaibigan-kaibigan na rin ng National Nutrition Council, kumbaga eh, suki na ng NNC, kung breastfeeding din lang ang pag-uusapan. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Shari Ludovina Sabalbaro, Medical Specialist 5 at Coordinator ng Infant and Young Child Feeding Program ng Mandaluyong. Masustansyang hapon, Dr. Shari, and welcome dito po sa One Nutrition, One Nation. Kumusta po ang ating media personality ng pagpapasuso? Nako, busy po. Lagi kayong ano, lagi po tayong nasa hindi lamang radyo, dati radyo, pero parang meron din tayo ng mga guesting sa TV. Ano po, Dr. Shari? Opo, naiimbitahan po. Thanks po. For advocacy since yan. Alam niyo po mga tagapakinig, si Dr. Shari rin po ay isang, kayo na nga magkwento, Dr. Shari, ano ba yung bakit kayo naka-military uniform nung isang araw? Pakikwento naman po. Dahil ang alam nila kay Dr. Shari ay isang major advocate ng breastfeeding, tapos coordinator ng IYCF, tapos talaga namang pag-usapin ng breastfeeding ay siya isa na sa ating mga expert. Pero bakit kayo naka-military uniform, Dr. Shari? Army reservist po ako. Tapos nung time po na yon, may medical mission po kami. Okay. Nagkataon po na may nagpakingin po sa hospital, pinuntahan ko po. Sabi kong ganyan, titingnan ko na rin, magmo-monitor na din ako. So, yun, may nakapag-counsel po tayo dun sa kanilang location management area. Isang magandang pagkakataon din po yun. Oh, bilib na kayo kay Dr. Shari. Maliban sa napaka-busy dun sa kanyang trabaho sa public health, sa clinical medicine, aba, military reservist pa pala. Kaya kung mga may medical mission ang Philippine Army, ay siya ay nakakalampag at nakakasama. At yun nga minsan ay nakita ko na nandoon sa at naka-uniform. So instead na dun lamang sa mga mesakit, ay pumunta na rin siya dun sa mga sa section or sa ward ng nangapanganak na. At doon nakita ko nga na nagka-counsel sa bagong panganak na mami na mag-breastfeed. Naku! Talaga naman, kahanga-hanga ang ating Doc Shari. So, Doc Shari, punta naman tayo dito sa ating isang aspeto ng pagpapalaganap ng practice ng breastfeeding at ito yung ating breastfeeding support group. So, paano po ba binubuo o ano muna itong breastfeeding support group? Paano sila binubuo at ano ang pangunahing role nila sa isang community, Doc Shari? Ang breastfeeding support group po ay isang grupo ng mga hindi ko po masabing kababaihan lamang dahil pwede kong isama ang kalalakihan okay. Na sumusubaybay po at nagmo-monitor sa mga nanay na may problema naman po sa pagpapasuso. So, pwede po silang mag-counsel kanilang mga problema tungkol sa breastfeeding. So, nasusubaybayan po ito kasi pagdating po sa community, pwede po silang gabayan kung napapagpatuloy po ang kanilang pagpapasuso o kung may problema po. Natutulungan po sila ng mga members ng breastfeeding support. Sino ang mga members nila? Taga labas ba ito ng barangay o taga dun din sa kanila? Pagka breastfeeding support group po, dapat po sila ay miyembro ng sarili nilang barangay. Uh-huh. So, sila din po yung, kumbaga, nabibigyan po sila ng isang, yung kung saan po sila nakasira, yun po yung sarili nilang cluster. Tapos yun din po yung mga nanay na sinusubaybayan nila, yung within the cluster niya. Uh-huh. Para kumbaga, pag nanganganak or manganganak, nagagabayan na niya kagad. So magkakakilala. Nakikita niya kagad yung mga nanay. So magkakakilala po sila. Opo. Magkakakilala yung sila. Iba naman okay. Po, hindi talaga magkakilala. Kaya lang, kumbaga, by word of mouth din. Ayan, breastfeeding patrol yan. Breastfeeding support group yan. Pwede kong humingi ng tulong siya. So ang tawag ninyo, breastfeeding patrol? Opo. So ano po yung ano maliban sa pagsubaybay at pag-counsel, ano pa po ang ginagawa nitong mga breastfeeding support? Nagle-lecture din po sila, bench lectures dun sa mga nanay about breastfeeding kasi may tinatawag din po kami breastfeeding community assembly. Tapos nagle-lecture din po sila doon. Tapos kung halimbawa kung may lumapit din sa kanila sa kasi nag-duty din po sila sa health center. Tapos kung mayroon po silang nakikita sa health center na talagang kailangan subaybayan, sinusundan po nila sa kanilang mga bahay. Doon po nila
ginagabayan at minomonitor yung nanay. So, ano po ang success rate ng ating ano breastfeeding patrol? Pag sinabi niyo tumutulong sila at nagkukumbinsi na mag-breastfeed yung mga nanay, successful po ba sila sa pag-engganyo na mag-breastfeed ang mga nanay sa Mandaluyong? Ay, opo. Kasi talagang nakikita naman po nila talaga na lahat po ng, kumbaga, yung nasusubaybayan nila, kumbaga, talagang bumabalik kasi nagpapasalamat sa kanila na kumbaga, hindi talaga sila gumastos dahil talagang pinagpatuloy nila yung kanilang pagpapadid eh. Sa community naman po, talagang nakikita rin naman na kumukunti din po yung mga bumibili ng youth formula. Meron po bang... In terms of the city, kumbaga, bumababa naman po yung neonatal mortality rate natin in terms of pagbaba, pagsasabi sa mga nanay na sila ay pagpadede sa unang oras pa lang ng pagkapanganak. Matagal-tagal na po ba kayong meron ng breastfeeding patrol, Dr. Shari? Ay, opo. Noong 2007 pa po ito na-organize, bali, through the help of yung mga gawad Kalinga po, kasi existing community na po sila dito, na, kumbaga, nakapag-training po tayo, sila po yung unang naging beneficiaries ng training. Kaya, noong 2007 pa lang po, nandiyan na sila. Opo. At noong 2007, ano naman po yung mortality indicator ninyo? Noong una po mababa, hindi ko lang po masyadong maanip exact number. Oh. Tapos, medyo tumaas. Nung pagdating po after 1 year, medyo bumaba po. Bumaba yung neonatal mortality rate. Tapos hanggang ngayon, bababa pa rin po. Opo. At yun po ay na-i-attribute natin sa isa na sa breastfeeding patrol. Opo. Ano naman po yung suporta na binibigay ng ating lokal na pamahalaan dun sa breastfeeding patrol? O alam ba nila ito? Alam ba ng ating pamunuan, pamahalang lokal, itong mga inisyatibo sa barangay ninyo? Ay, opo. Alam po ni Mayor Avalos na sa amin po na talagang may existence na breastfeeding patrol. At tunayan po niyan, noong 2009, imbis isang resolution po ang ipinasa, kami po ay binigyan ng isang ordinansa tungkol sa infant and young child feeding. Ang sumunod po doon, kumbaga sunod-sunod na pong nagpasa ng resolution ng aming mga barangay. Doon po kasi sa resolution, nakapasok po doon yung dapat masuportahan po ang mga breastfeeding support groups. So, ilan pong barangay ang meron na ring barangay resolution following the city resolution ng IYPF? Halos lahat po ng aming barangay may breastfeeding resolution na po. Oo, at lahat din po ng barangay ay meron din ng breastfeeding patrol? Wala pa po. May 11 pa lang po yung meron kaming breastfeeding patrol, pero for the next few weeks po, may mga nakasilera na ng mga barangay na magpapatrain po. Ilan po ba yung ating barangay sa Mandaluyong, Dr. Charlie? 26 po. 26. Marami pang trabaho kailangan. Opo. Oh, pero meron naman pong commitment na mag-establish ng breastfeeding patrol. Opo. Ilan po sunod-sunod na po ang kanilang mga billing ng schedule nito for the next few weeks. Kailangan pala i-multiply na ang Dr. Shari. Okay, talaga palang kailangan ang suporta, hindi lamang ng pamilya, kundi ng buong community, para ang isang ina ay mahikayat at matagumpay na makapag-breastfeed ng kanyang ina, lalong-lalo na kung meron po siya ng mga problema sa pagpapasuso. Di ba nakakatuwa kung makikita niyo ang ganitong grupo sa inyong lugar dahil alam ninyong nabibigyan ng suporta ang mga nanay para maalagaan ng husto ang kanilang mga anak? Nakakalungkot naman dahil marami kasi na kahit nagbubuntis pa lang ay naiisip na agad nila na mahihirapan silang magpasuso o kaya ay talagang hindi sila magpapasuso ng kanilang anak. Kaya salamat na lang at meron tayong ganitong klaseng gawain, ang ating mga breastfeeding patrol o breastfeeding support group para sa maayos na nutrition ng ating mga anak. Diyan lang po kayo, Dr. Shari. Sandali lang po. Babalik ang ating masustansyang usapan. Pakinggan muna natin ito. One nutrition, one mission. Alam niyo ba na sa loob ng isang oras matapos ipanganak ang isang sanggol, mahalagang siya ay pasusuhin agad ni nanay para masuso ni baby ang colostrum?
ito ang kulay dilaw na gatas na lumalabas sa unang 3 hanggang 7 araw pagkapanganak. Mayaman ito sa antibodies para tumibay ang resistensya ni baby sa infeksyon at sakit. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at syempre, kasama pa rin natin si Dr. Shari Sabalvaro dito sa ating discussion on breastfeeding support groups. Dr. Shari, po, kung ang isang community po ay nagnanais na magtatag o bumuo ng breastfeeding support group o kagaya ng tawag ninyo ay breastfeeding patrol, ano po yung pamantayan o requirement para makapagtatag sila? Okay. Ang ano po namin is, syempre po, number one, kasama po siya dun sa community kung saan siya napapabilang, sa barangay kung saan siya. Number two, pwede na kaya, may kakayanan po siyang magbasa at magsulat. Number three, meron respetado po siya sa community. Number four, kaya po niyang mag-alat ng sariling ng oras niya para po magsubaybay sa mga nanay, sa kanyang mga kasambahay. Tapos, syempre, yung dedication din po, no? Yung ano po dun sa yung pag-advocate po ng breastfeeding. Tapos, pwede po silang lumapit sa kanilang mga health center at sa city level po, pwede po silang pumunta sa city health office. May mga nutritionist po tayo na pwede nilang lapitan para makapag humingi po ng tulong sa training at yung mga kailangan pong mga materials para sa training. Ibig po sabihin, lahat ng mga yung ating pong health system, yung ating infrastructure, ay may kaalaman na at meron na rin mga pamantayan para sa pag-establish itong ating mga community breastfeeding support group? Meron na po silang lahat na kakayanan para makapag-train din po. At sa mga barangay naman po, maliban po sa ating mga barangay nutrition scholars, yung mga barangay health workers rin po natin, ay mga trained na rin po ng IYCF, ng Infant and Young Childfeeding or Breastfeeding po, Counseling. Mga ilang ba pong miyembro ang isang breastfeeding support group, Dr. Shari? Sa una po, pwede naman pong sila ng mga 20 to 30, more of mother volunteers po. No? Pero pwede din pong magsama sila ng mga ng lalaki, pwede yung babae. So, sabihin, iba-ibang sektor po, pwede naman po. Oh, pero ang isang qualifier nila yung kailangan successful breastfeeding practitioner. Opo. Oo. At mga ilang araw naman po, Dr. Shari, ang kanilang training na gagampanan? Ayun. Ang ginagawa po namin dito, pagka-training po, half day lang po, half day ng 5 days, para naman po hindi mag-suffer yung mga kailangan po nilang gawin sa umaga. So, ginagawa po namin after lunch, Monday to Friday, tapos half 1 to 5 lang.